day everyone! Isa na naman pong recipe ang ituturo ko sa inyo at ito ay ang rellenong bangus. Naisipan ko siyang gawin dahil ngayon paparating na yung holiday season, kaya perfect na perfect po ito na panghanda. Higit sa lahat, swak na swak din po ito na pang negosyo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ang paggawa ng rellenong bangus, samahan mo ako hanggang sa huli dahil ipapakita ko kung paano yung pagtanggal ng laman ng bangus at kung paano ang pagluluto nito. Kung bago ka lang dito sa channel ko, like at share mo na ang aking video at syempre, don't forget to subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video. So tara, samahan nyo na ako at simulan na natin gawin ang rellenong bangus. Ang muna po natin gagawin ay tatanggal ito. Turo ko sa inyo kung paano ang pagtatanggal ng laman sa balat ng bangus. Kung paano ihiwalay. Nakadiskitan ko na po ito. So, tatanggalan po natin siya ng asam. Naman ay babaliin po natin ang bangus ng butang na dito. Dito. Ngayon naman ay hiwalay na natin ang laman ng bangus. Gagamit po tayo ng spatula para pantanggal dito para hindi mabutas ang kanyang balat. Unahin po natin sa bandang likod doon sa pinagbalian natin ang buto ng bangus. Tusukin po natin ng spatula hanggang sa dulo ng bangus kung saan natin binali yung buntot. Ikot po natin ang spatula sa katawan ng bangus hanggang sa wala nang nakadikit na laman. Hugasan po natin ang balat ng bangus. Pakuluan po natin ang laman ng bangus hanggang sa maluto ito. Lagyan po natin ng konting asin. I-marinate po natin yung balat ng bangus ng 2 tablespoon of soy sauce at 1 tablespoon of calamansi juice. Ibabad po natin ito habang inahanda natin yung mga sangkap ng palaman ng ating bangus.
Kapag naluto na ang laman ng ating bangus, hanguin natin ito at palamigin. Pagkatapos ay saka natin ito hihimayin. Narito po ang mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng rellenong bangus. Kailangan natin ng fish meat, green peas, carrots, patatas, pasas, garlic and onion, at oyster sauce. Gagamit din po tayo ng asin at paminta. Maglagay lang tayo ng mantika sa ating kawali. Then, ilagay na natin ang ating sibuyas. Ang ating bawang. At igisa lang natin ito. Sunod natin ang ating patatas. Ang ating carrots. Gisa natin ito hanggang sa maging malambot na ang ating patatas at carrots. Then, isunod na natin ang ating hinimay na bangus. Then, lagyan natin ng 1 cup ng tubig na pinagkuluan natin kanina. Isunod natin ang ating green peas at ang ating pasas. Sunod ay ang ating oyster sauce. Maglalagay din tayo ng konting asin at konting paminta. Depende sa panlasa nyo. Isa lang natin ng mga 5 minuto, tapos pwede na natin itong hanguin. Hanguin na natin ito at palamigin. Maglalagay tayo ng isang itlog para hindi maging buhaghag ang ating rellenong bangus. Ngayon ay ipapalaman na natin ang ating rellenong bangus.
Lalagyan po natin yung ating palaman sa dulo ng ating bangus. Kung ito ay inyo pong ibebenta, pwede niyo po itong ibalot sa aluminum foil. At pagkatapos po ay ilagay niyo sa freezer. Tumatagal po ito ng hanggang isang buwan at kalahati. Babalutin ko po ito ng harina. Para sa ganun ay maging crispy yung balat ng ating bangus. Medyo malaki ang ating bangus, hindi siya kasya sa ating kawali. Ayan, luto na ang ating rellenong bangus.